Hello again! For this video, I will be sharing with you my K-1 visa interview experience sa US Embassy. And then, isi-share ko din yung mga requirements na kailangan dalhin. So yan, start na natin yung mga requirements during interview for K-1 visa. So, first, pag-usapan natin yung mga requirements na kailangan dalhin ng petition. Hindi ng petitioner, kailangang ibigay ng petitioner sa beneficiary para dalhin during interview sa embassy. So first, I-134 form. So yan yung affidavit of support, katunayan na habang hindi pa pwedeng magtrabaho, ang K-1 visa holder or yung beneficiary, so, susuportahan siya ng petitioner. So, nandiyan yon. May nakalagay doon na question, I intend or I do not intend to contribute, blah, 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 chut, chut, chut. So, ganun. So, meron akong hiwalay na video about sa pag-fill up ng form I-34. So, ito yung checklist lang. Ang bali sa video na ito, ang isi-share ko lang is yung checklist at saka yung mismong interview process. Next na manggagaling sa petitioner is IRS transcript. So, ito yung tax records. So, madali lang kumuha nito kung wala pang, kung walang ganito yung fiance, yung petitioner mo, mag-create lang ng account sa IRS website, tapos doon mada-download. Pwede mong i-download, pwede nyong i-download digitally. So, kung walang IRS transcript, pwede naman, kapag employed ang petitioner, pwedeng magdala ng W-2 form or 1040 form. So, meron kasing iba-iba kasi minsan ang preference ng mga consul. So, yung iba gusto nila IRS transcript. Yung iba naman, kung wala talaga, tapos meron namang 1040 at saka W-2 forms, so pwede na yon. Basta ang mahalaga is ma-meet yung income requirement. So, hindi rin kailangan ng last 3 years. Let's say ngayon ng interview mo, 2020, April onwards, pwera na lang sa mga nag-file ng extension. So, ang dadalhin mo is 2021 tax records. Kung yung 2020 is naibigay na sa'yo ng fiancé mo, pwede mo rin dalhin. Pero hindi required ang last 3 years. So, yun lang yung manggagaling sa petitioner. Optional, but not required, employment letter, bank statement, and pay stub. So, kung kahit wala nito, kasi ako during interview ko, wala naman akong dalang ganito. Bali, ang galing lang sa petitioner ko is yung IRS transcript, I-134 form, tapos scan copy ng kanyang passport, bio page, pero hindi rin yun hinanap. Yung W-2 form ko at saka 1040, hindi rin hinanap. So, para hindi ka mabother, dalhin mo na kung kaya namang i-provide sa'yo ng petitioner mo. So, yun lang yung galing sa petitioner. So, doon na tayo sa K-1. Sa K-1, ang unang-unang kailangan mong dalhin is DS-160 confirmation letter. So, kapag mag-fill up ka ng DS-160 form online, DS-160 application online, so, sa last step doon, may isi-send sa'yo na confirmation letter. So, ipiprint mo lang yun. Isi-send sa'yo sa email, so, ipiprint mo lang yun. Pwede mo rin siya mismong i-download from that site. Next is MRV slip. So, i-share ko sa description below kung paano kayo makakapag-download ng MRV slip. So, yun yung visa fee. So, yun yung first, DS-160 confirmation letter and then MRV slip. Next is passport plus bio page photocopy. So, galing to sa beneficiary, ah, passport plus bio page photocopy. So, hindi kailangang scan kahit pa-photocopy mo lang yan, yung black and white, pwede na yon. Hindi ko rin matandaan kung hiningi ba yung photocopy. Oo, kailangan talaga yun. So, magpa-photocopy ka na ng at least 5 pieces. Para ma-sure, diba? Oo. So, next. Legal documents. Yung NBI, birth certificate, at saka SENOMAR. Sa NBI, kapag previously married ka, kapag may annotation sa birth certificate mo, yung NBI mo is may AKA. Kapag merong change sa birth certificate kasi may mali ang spelling, pinaayos mo, okay, ganito. Basta may annotation ng birth certificate at saka previously married, ang NBI kailangan may AKA. Ang birth cert, ang NBI, by the way, good for 6 months
good for 1 year, pero prefer ng embassy is yung within 6 months last issued kapag interview. Next is birth certificate. Walang expiration ang birth certificate. So, kung kinuha mo yan 5 years ago, basta PSA ang nakalagay, okay lang. So, mas maganda rin na kumuha mismo sa branch kaysa sa mga online services kasi minsan nakakapag-delay pa yon. Ilang copies ba ang kailangan mo? Sa NBI, isa lang ang copy na kailangan mo kasi naman meron yung personal copy and yung isang copy. Dalawa naman yung ibibigay na copies. Sa birth certificate, mag-request ka na ng dalawa para pagdating mo dito sa US, meron kang magagamit just in case gamitin. Mangailangan ka. Senomar, kahit one copy lang. Kasi pagdating mo dito, hindi mo naman na kailangan yung Senomar. Yung iba nagre-request sila, tatlo, mga ganyan. Tatlong Senomar, tatlong birth certificate, ganun. So, hindi naman kailangan maraming request. So, yon, tapos na tayo dyan. Next naman is medical result. Yung envelope lang, yung brown envelope. Hindi nakasama yung isang copy na binigay, yung record about sa vaccine at saka yung CD. So, pwede mo nang iwan yon. And also, kung hindi nyo pa napanood yung video ko about medical, ito yon, please watch it. So, next is visa photo. So, not required but you can bring just in case. So, ako nun, may dala pa rin ako. Marami akong 2x2. Hanggang dito, pagdating ko dito sa US, marami akong dala. Which is maganda kasi ang mahal ng paprint dito. So, ayun. So, tapos na tayo sa K1 at saka sa petitioner. So, next is K2. So, eto kung may K2 ka. So, lahat ng requirements ng K1, dapat meron ding requirements ng K2. So, meron ding DS-160, MRV slip, hiwalay yan, passport bio page, blah, blah, blah. Lahat yan. Additional, magdala ng school records, baptismal record, lalo na yung mga late registered. So, yun yung katunayan. Yung parang para kasi di ba pag late registered o kaya may annotation sa birth certificate, supporting documents yung mga school records, yung mga ganyan. So dalhin niyo yon. Tapos ang K2 wala ng NBI or Senomar. So ninote ko siya. Next naman tayo sa mga additional. So ito yung mga additional requirements. Screenshot of CGI profile that shows your address. So, login na kayo sa CGI nyo, CGI account. Ilalagay ko yung link sa description. And then, screenshot nyo lang yun. Print screen. Tapos, yun na. Pwede rin naman, kasi kapag nag-set kayo ng appointment sa CGI account nyo, magsisend sila ng email tapos andudun na din yung address. Next is pictures with your mother-in-law. Nahiya na naman ako mag-vlog. So, next additional pictures with your partner, printed mismo. I mean, kasi ito yung photo cup at ito yung photo paper. Pwedeng ganito na nyo nang dalhin. Or, gawa kayo ng Word document, tapos doon nyo i-insert sa Word document yung mga pictures. Kung photo paper ang gamit nyo, lagay nyo na lang sa back. Kung halimbawa, ito yung photo paper, lagay nyo na lang sa back yung info. Halimbawa, December 25, 2020, Christmas with my fiance, ganon. Kung naman sa Word document, bago nyo i-print, lagyan nyo yung caption. So, ganon. Annulment papers or divorce papers, kung applicable. Police clearance ni beneficiary if nag-stay abroad. So, for example, ako, nag-work ako sa Taiwan. More than 6 months ako nag-stay doon. Pero hindi ako napunta doon na, hindi ako nag-work doon. So, first out of the country ko dito sa US. So, let's say, nag-work ako sa Taiwan and nag-stay ako more than 6 months. So, kailangan ko ng police clearance. Pero, meron yung mga countries na hindi sila na nagbibigay ng police clearance kapag hindi na nakatira doon. Like Saudi Arabia.
And di ko alam yung ibang country. So, i-check nyo na lang kung kailangan ng police clearance. Next naman is proof of interview appointment. Ito yung sinasabi ko kanina na meron din yung address nyo doon. So, pag nga nakapag-set na kayo ng appointment sa CGI, so, isi-send sa email nyo yung inyong proof of interview appointment. So, ito yung merong nagiging issue. Kagaya ko, meron akong previous tourist visa application. I got denied. So, na-deny ako. And then, nung nakapag-secure ako ng slot, last December 2, ang lumabas, kapag K-1 visa ka, sa bottom page, halimbawa, ito yung interview appointment, tapos print mo. Sa bottom page, pag K-1 ka, walang nakalagay dito na DS-160 confirmation number. Kapag tourist visa ka, nag-tourist visa ka before or any application, may mag-a-appear doon na DS-160 confirmation number. So, kapag ganun ang nangyari, huwag kang magpapanik. I-check mong mabuti pala. So, kung K-1 visa ka at meron doon, tapos iba sa DS-160 confirmation na meron ka, tawag ka lang sa embassy. So, pag tumawag ka sa kanila, sabihin mo na hindi ito yung DS-160 ko. Tapos, pwede nyo bang palit? Can you please change my DS-160 confirmation number in your system? Kasi hindi ito yung DS-160 ko, yung updated. So, yun. Papalitan nila ang line, tapos magsisend na sila ng email to send a new copy of your interview appointment with the corrected DS-160 confirmation number. So, merong nag-message sa akin kahapon. Wala siyang previous tourist visa. As in, wala siyang record sa embassy before. So, sabi ko, baka system error lang. Pero yun, naayos na niya, tumawag siya sa embassy. So, yun lang, remind ko lang yun. Kasi sabi sa akin ng agent, dapat at least 5 days makatawag ka sa embassy para i-change yun. Kasi, para during interview mo, ang i-check is yung DS-160 confirmation number na updated sa kanilang system. So, yun yung additional. Meron pa ba ulit? Meron pa isang additional. So, terms and conditions sa dating site. So, ito yung halimbawa nag-meet kayo on dating site, tapos hindi man to required kasi ako noon, nagdala lang ako pero hindi naman hinanap. Pero, just in case lang, diba, para prepared, punta ka lang dun sa terms and conditions ng dating site, tapos print mo lang yung part na may nakalagay na it's a free dating site or free membership, something like that. So, yun. So, ito yung mga, next naman is yung mga hindi kailangan. Hindi kailangan ng proof of remittance. So, kailangan lang yan kapag spouse visa. Hindi naman kailangan ng proof of remittance kasi hindi pa naman kayo mag-asawa. Pero, it's okay lang naman, diba, kung nakaka-receive ka ng financial support from your fiancé. Pero, minsan kasi, it can give a bad impression sa consul. Kaya mas mabuti, wag mo na lang dalhin. So, next is yun nga, CD from SLEC. Yung SAR X-ray, hindi kailangan. Next is, bawal ang gadgets. Bawal ang gadgets sa loob ng embassy. Kung gusto mo magdala ng cellphone, magdala ka na lang kasama, o diba? Para may tagabantay ka. Kasi meron din mga ano, sa embassy, meron yung iiwan mo yung mga gamit mo, tapos babantayan nila kunwari, tapos may bayad. As if naman iiwan ko, no, diba? Syempre, bad yung manghusga, pero mas maganda na yung nag-iingat. Diba? So, ayun yung mga requirements. So, na-explain ko namang mabuti. And, nakalagay naman dyan sa screen. So, next na tayo is sa interview process. Oh my God! 19 minutes na. Edit na naman ng bonggam-bongga to. So, ayaw kasi masyado matagal na video, kaya lang minsan hindi ko maiwasan, lalo kapag informational yung video na sinishare ko. O sige, sa process na tayo, bibilisan ko na lang. So, pagdating mo sa embassy, kapag 7 a.m. ang interview mo, 6 a.m. pa lang pumunta ka na doon, or mas maaga, para mas maganda, diba? Kasi nung time ko, 8:30 ang appointment ko, 6 a.m. pinapasok na kami lahat. So, may mga friends ako na recently lang yung interview nila, 8:30 ang schedule, 8:30 din sila pinapasok, o, diba?
So, yun. So, meron yung sa embassy, hindi sa mismong entrance, meron yung pila, medyo malayo pa konti. Nakapila yan, naka-line up yung 6 a.m., 7 a.m., blah, 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 blah. Tapos, tatawagin na ng guard, pasok. Tapos, dun sa, ano, sa entrance, i-check ng personnel yung passport and DS-160 confirmation number. Confirmation number, DS-160 confirmation letter. So, yung passport mo ibibigay, tapos may itikit, sorry. So, sa passport mo, may ididikit na, ano, na papel, na sticker. Ang ididikit na sticker, yung DS-160 number mo. So, kung ano yung nasa system nila, na updated DS-160 number mo, yun yung ilalagay nila sa passport. Nasa office kasi yung ano ko, yung passport, kaya hindi ko mapakita na. Kasi may interview yung asawa ko, kaya nandito ako. Para hindi maingay. Kasi magkatabi lang yung office namin. So, yun. Pagdating sa entrance, pasok ka, tapos yung sa lobby. Sa labas pa to ng embassy, I mean, entrance, tapos parang yung parang may gym, or basta may shade doon sa loob ng embassy. Pero hindi pa to yung pinaka main building. Tapos, ano doon. Depende kung gaano karaming nasa loob ng embassy. Kapag madami, yung mga ibang pinapapasok, doon muna naka-ano, waiting. Sa parang lobby, parang ganun. Pag turn mo na, papasok ka na sa loob ng embassy, eto na yung talagang-talaga. Tapos, pre-screening. Sa pre-screening, Filipino ang mag-check ng mga requirements. So, during my experience, lahat ng requirements, chinek na ng Filipino consul. So, lahat ng sinabi ko kanina sa checklist, yun na yun. Tapos, may basic questions lang siya. Kinuha niya yung passport ko, tapos may basic question siya sa name ko, tapos address ng petitioner ko. Tapos, tinanong niya kung meron akong previous visa application before US visa. Tapos, sinabi ko, tourist visa. Yes, I had my tourist visa before, but I got denied. Tapos, nag-follow up siya, bakit ako na-deny. Tapos, sabi ko, I wasn't sure, but I think it has something to do with my school name. Kasi, I remember, ang tinanong sa akin noon, where do you study right now? What do you do pala muna? Tapos, sabi ko, I'm still a college student ako. Tapos, what school? Sabi nung American consul. Tapos, imbis na sabihin ko, Our Lady of the Sacred Heart, College of Ginba. Ang nasabi ko, Our Lady of the Sacred Heart Academy. Kasi doon ako nag-high school before. Tapos, ngayon, college na siya ako. So, college na siya. College institution ako. Kaya, nalito ako. Tapos, after nung question na yun, sabi niya, I'm sorry, I can't, blah, 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 blah. So, na-deny yung tourist visa ko. Pero, okay lang kasi, di ba, approved naman ako sa K-1 visa. So, yun. Pre-screening. So, after ng pre-screening, ibabalik yung passport ko. Tapos, biometrics. Print. Print. Fingerprint. Scanning yung biometrics. Again, basic questions. Tapos, passport. Kinuha din. Tapos, may ano. Tip ko lang, kapag may mga question na tinatanong sa'yo, dapat naka-smile ka. Ay, may face mask pala, no? So, hindi nila makikita kapag naka-smile ka. So, parang basta, be polite, tapos, be confident, tapos, kasi kung wala ka namang nililihim, di ba, syempre, confident ka, tapos, kapag nag-answer ka, yung, ano, nagniningning ang iyong mga mata. So, yun. So, after ng biometrics, waiting ulit. And then, American consul na. So, yun na. Interview mo na with American. So, ano yung mga questions sa akin during my interview? So, first question, if nag-join daw ba ako sa mga illegal activities? Of course, I said no, kasi hindi naman. And then, oath-taking. So, yung ibang mga consul ang ginagawa, oath-taking nila. So, mga questions lang sa akin, yun nga, about yung sa una, tapos yung pangalawa. Name namin ni petitioner, address niya, work niya, plans namin pagdating ko sa US. And yun lang. Sabi niya na, I don't see any problem with your
this application, so I recommend you for approval. Thursday akong ina-interview, sandali nga yung gustong lumabas ng aso. So yon, I got interviewed last December 2, Thursday. Tapos nung hapon, AP na siya yung status, nag-AP na administrative processing. And next Friday, nag-issued na. And then Sabado, Linggo, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday for pickup na yung aking visa. So sa Pampanga ko kinuha yung aking visa kasi yun yung pinakamalapit na to go sa amin. Ngayon LBC na eh. So kapag sa within Manila ka lang or malapit na province, within a week makukuha mo na yung visa. That's it. Thank you so much for watching this video. Kapag hindi pa kayo nakapag-subscribe, please do subscribe to my channel and click that notification bell para updated kayo sa mga videos na nai-share ko about K1 visa application, K1 visa tips, guides, and pati na rin sa mga kung ano-ano lang na videos na sinishare ko dito about my life here in the US. So, thank you so much for watching and good luck to your interview appointments sa embassy. Bye-bye!